sa itaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat ng papuri. Sa itaasan, siya'y papurihan, iyon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw na ito, tayo po ay gumugunita kay San Carlos Waga at mga kasamang mga martir. Gayun din sa ating pong pamimintuho, sa ating pong mahal na poong Jesus Nazareno. Patuloy tayong nagpapasalamat sa mga biyayang kaloob at patuloy rin nating taas ang mga kahilingan sa misang ito. At yung mga humihingi ng panalangin habang sinasambit din natin ang ating mga personal na kahilingan. Taglay ang pusong mapagpasalamat, halina mga kapatid, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at buong kababaang loob na humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Ibagalob mong ang iyong pinagpupunlaang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos at mga kasama. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, mapuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan ng Diyos dahil sa inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Jesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa kaniyang kalikasan bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya
ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal ang kaalaman, at kaalaman ang pagsupil sa sarili. Sa pagsupil sa sarili ang katatagan, sa katatagan ang kabanalan, sa kabanalan ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may hilahil, ay sasaklolohan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Aking ililigtas ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. Ito rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga eskriba at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakuran niya ito. Humukay siya ng pisa ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit, sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari nagpunta uli ng ibang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nag-utos na naman siya ng isa pa. Ngunit pinapatay nila ang utusang iyon. Gayun din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay, isa-isa nilang natitira namang maaring papuntahin sa kanila ang kanyang minamahal
na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasamay nag-usap-usap, ito'y ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin nang mapa sa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya at pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon at ang ubasay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng managbagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sabagat halata nilang sila ang pinatatamaan ng talinghagang ito. Ngunit takot naman sila sa mga tao kaya't hindi nila siya inano o sila at sila'y umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ang talinghaga po ay pamamaraan ng ating Panginoong Heso Kristo ng pagtuturo ng isang hiyas o isang katotohanan pagdating sa paghahari ng Diyos. At sa pagkakataon pong ito, pinakita niya po ito sa pamamagitan ng isang ubasan kung paano pinagyaman niya ang lugar na iyon at matapos pangalagaan ay ibinigay sa mga tinatawag na katiwala. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga katiwala pong ito'y sinamantala kung ano ang ibinigay ng may-ari ng ubasan. Ano po ang kinilang ginawa? Unti-unti pinadala po ang lahat ng mga utusan at unti-unti po nilang pinarusan hanggang sa pinatay. Hanggang sa huli, ang kanyang kaisa-isang anak na sumasagisag sa ating Panginoong Jesucristo. Pinatay rin po ito at hindi kinilala bagkus inangkin kung ano ang mamanahin ng bugtong na anak. Alam niyo po mga kapatid, when we talk about this gospel, ito po ay particular sa sinasabi po natin na tayo ay mga katiwala lamang. Ulitin ko po, tayo po ay katiwala lamang. Kaya naman, parang sumasalamin din po ito sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. Tignan niyo po, para po tayong mga Pilipino, minsan manghiram ka ng martilyo doon sa kapitbahay mo o kaya naman kaldero, lagare o anumang bagay ang inihiram natin sa ating pong kapitbahay. Ano po yung ating ugali? Yung hiniram po natin, hindi natin naibabalik sa hiniraman natin. Bakit po? Hanggat hindi kinukuha ng may-ari yung mga hiniram, doon lamang po maibabalik. Minsan sa kasamaang palad, tatanong po natin, pinakukuha po ni tatay yung kanyang lagari. Ang sasabihin natin, sinuli na namin, wala na rito. Yung po pala, na-misplace mo na. Yung pala, inangkin mo na. Hanggang to the point na hindi na nakabalik kung ano ang ating hiniram. Bakit po? Ano po yung kakulangan sa atin? Yung pong tinatawag nating gratitude. Hindi tayo marunong kumilala at hindi tayo marunong magpasalamat kung ano ang hiniram natin at kung ano ang ibinigay sa atin. Kaya naman sa araw pong ito, ang sinasabi ko po, sinasalamin ng ating pong ebanghelyo ang nangyayari sa ating kapanahunan. Bakit po? Kasi meron po tayong tinatawag na treaties sa pagdating po natin sa pagiging katiwala. Ang time, talents, and treasures, tayo pong lahat ay mga katiwala. Ngunit, ano po ang nangyayari sa buhay natin?
Instead na tayo po ay pagkatiwalaan, tayo po ay naging katiwaldas. Winaldas po natin kung ano ang pinagkatiwala sa atin. Bakit po ganun? Eh kapag iniisip mo po, kapag inisa-isa mo, ang sabihin natin, time. Ang time po ay panahon na mismong ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Ang katanungan po nito ay ito, paano mo ito ginagamit? Para bang inangkin natin na ang panahon na ito ay sa iyo? Ngunit huwag po nating kalimutan na ang panahon ay nagwawakas at anuman ang mayroon tayo, darating ang sandali na ito ay mawawala. Kaya kailangan po nating i-maximize kung ano po yung panahon na mayroon tayo. Ang sabi po natin, sino ba naman pwedeng mag-add ng kanyang kahabaan ng buhay kahit man lang isang araw? Wala man kahit sino man sa atin na naririto. Bakit po? Maring ako, nakatayo po ngayon, tayo narito, nakaupo. Hindi natin alam kung hanggang saan, hanggang kailan tayo magwawakas sa mundong ito. Kung ganoon, mga kapatid, kailangan mo po palang pagyamanin ang panahon na ibinigay ng Diyos sa iyo. Gamitin ang panahon na ito para sa ikayayaman ng buhay mo. Kadalasan, sa buhay po natin, mas sinasarili po natin ang panahon na mayroon tayo. Bakit? Doon natin ginagawa ang mga bagay-bagay na ito. Hindi natin na-maximize kung ano ang panahon at ang panahon na sinasabi ay mayroong hangganan. At kapag pinag-usapan naman po natin ang tinatawag nating resources, yung pong treasure na mayroon tayo. Alam niyo po mga kapatid, sabi nga po, anumang bagay na pinag-aagawan ng mga tao, ito po ay limited. Nangangahulugan, kung limited po ito, nandun po lagi ang pagpupunyagi natin na maangkin to. Bakit po? Kasi instead of mayroon tayong spirituality of gratitude, ano yung binibigyan natin ng pansin? Spirituality of scarcity, ang kakulangan. Kaya naman kapag ikaw po'y biniyayaan, ang tingin mo sa sarili mo, sandali lang, bago ko magbahagi sa kapwa ko, eh parang kasya lang sa akin to eh. Kapag nagbigay pa ako, kukulangin ako. Pinofocus po natin ang kakulangan ng biyaya kesa sa tinatawag natin tayo ay maging biyaya. Tayo po'y nanghihingi ng biyaya sa Diyos at sinasabi natin, Panginoon, bigyan mo lang po ako ng hinihingi ko sa iyo and I promise you, ibibigay ko po at ibabalik ko sa iyo. Ngunit sa katotohanan, marami po sa atin ang tumanggap ng mga biyaya. Pero nung hawak na nila ang biyayang tinatanggap nila, hindi na nila ibinabahagi. At sa kasamaang palad, marami po sa atin ang tumatanggap ng mga biyaya, ngunit hindi nila nare-recognize na sila ay pinagpala. Bakit po? Kasi nanlalaki ang kanilang mga mata doon sa kapwa nila na tumanggap doon sa mas higit na biyaya na inaasahan nila. Kinukumpare nila ang kanilang sarili doon sa mga taong tumanggap ng iba. Kaya ang sabi natin, bakit siya ganun ang tinanggap niya? Ako ganito lang. Mga kapatid, ang taong walang kontento ay hindi magiging maligaya. Kaya kahit ano pa ang ibigay mo sa kanya, tandaan mo, lagi pa rin itong magkukulang. Ano po yung pwede po nating tignan sa bahagi pong ito? Kahit ito may na time, talents, or treasures, paano natin pagyayamanin ang mga bagay pong ito? Una sa lahat, kailangan po nating kilalanin na ang biyayang mayroon tayo ay hindi sa atin. Ito po ay pinagkaloob ng Diyos sa iyo para ibahagi at para pagyamanin. Nangangahulugan,
ang isang taong hindi kumikilala na ang biyayang ibinigay sa kanya ay nagmumula sa Diyos, ay hindi magkakaroon ng pagkakataong magpasalamat. Kasi ang pakiramdam niya, I deserve this. Ang tingin niya, pinaghirapan ko ito. Hindi niya nakikita ang kamay ng Diyos na nagpala sa kanya. Only a person who remembers that everything he has belongs to God will have the chance to be grateful. Tayo lamang po, ang taong kikilala na anuman na ang mayroon siya ay nagmumula sa Diyos, kung kaya't dapat pasalamatan. Mga kapatid, tayo po lahat nagpupunta po rito sa Quiapo at nagdarasal. Hindi ko po alam kung paano po kayo nagbabalik sa Diyos. Kadalasan, humihingi po tayo ng maraming bagay sa Kanya. Ngunit, kapag tinignan po natin, paano yung pagtulong natin? Paano yung mismong pagbabalik natin at pagbibigay natin? Sample lang po ito. Alam niyo po mga kapatid, kahit na po sa mga collection, pagdating po raw sa simbahan, mga barya ang pumapasok. At pagdukot natin sa bulsa natin, doon, minsan umaabot pa hanggang tuhod, kakakakapa sa barya na ibibigay mo para sa simbahan. Kapag tayo po ay nagbigay para sa simbahan at barya ang pinili natin, ang sabi po rito, ito po ay limos, mga kapatid. Ngunit sa Ebanghelyo, ang sinasabi po sa atin ay ito, God is not begging from you. God is asking what is due to Him. Kung ano ang nararapat para sa Kanya. Hindi po siya sinasadag, sasabi sa atin, ibalik mo sa akin ang binigay ko sa iyo. Kundi ang sinasabi kahit na sa Ebanghelyo, ibalik mo sa akin kung ano ang nararapat para sa akin. Kaya siguro pagdating po sa iba po nating mga kapatid na ibang reliyon, mas nakikita po nila ang kanilang responsibility sa tinatawag na ikapu. Ibinabalik po nila sa Diyos kung ano ang ikapu. Pero pagdating po sa atin, parang sa atin, mas lalugo pa tayong pahamig kesa sa pabigay. Mga kapatid, ito lang po ang sasabihin ko po sa inyo. Anumang bagay na mayroon po kayo kapag ibinalik nyo sa Diyos, tandaan nyo po ito. Malaki 3G's na ang sabi po niya ay ganito, subukan mong ibalik ang 10% o anumang bagay na ibibigay ko sa iyo, kundi ko buksan ang lahat ng daldaluyan ng biyaya sa iyo. Eh marunong po ang Diyos eh. Bakit po? Ang sabi niya, subukan mo na ibalik sa akin kung ano ang nararapat sa akin, kung di ko ibuhos ang lahat ng biyayang hinihingi mo. Sabi ng Diyos, subukan. Wala namang sumubok. At kung may sumubok, ilan-ilan lang. Ngayon, sa araw pong ito, tayo ay mga katiwala. Walang saysay ang mga bagay-bagay nating tinitipon sa mundong ito. Kung hindi natin kikilalanin na pinagkatiwalaan lang tayo ng Diyos. Kaya pwede po nating sabihin, true treasure is not what you save. Your true treasure is what you have given away. At ito ang magpapayaman sa inyo sa paghahari ng Diyos. Ang isang taong hindi makakaalala na siya ay pinagpala ng Diyos, kailanman ay hindi makapagpapasalamat. Ngunit ang taong kumilala at umalala na siya ay pinagpala ng Diyos, ay mas lalong pagpapalain sa kanyang buhay hanggang sa dumating ang sandali
na hindi lang siya pagpapalain, kundi siya mismo ang magiging pagpapala sa kanyang kapwa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pagninilay sa hamon ng Panginoon sa Ebanghelyo tungkol sa tungkuling mamunga. Ilagay natin sa harapan ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan, ang ating tutugon. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang mga namumuno ng simbahan, naway makatanggap ng liwanag, kalakasan, at pag-aalay sa tungkuling paggabay sa mga sumasampalataya sa panahon ng kagipitan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang ating pamilya, naway bigyang pansin ng diwa ng panalangin upang mapuno ang ating mga isip ng kapayapaan at kasiyahan na nagmumula sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Tayo naway mamunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kapayapaan sa ating buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, naway huwag mawalan ng pag-asa sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at kahirapan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Yaong mga namatay, naway makatagpo ng lugar sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ama, ang iyong anak ay ang batong tinanggihan. Tinatanggap namin siya ng buong puso at may pananalig naming itinataas sa iyo ang aming kahilingan. Iniling namin ito sa magitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo pang ating paghahain na maging kalugod-lugod sa samang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kaming naghahain ng mga alay nagsusumamo na maganap nawa namin ang paglilingkod na ito. Katulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayanan na mamatay kay sa ikaw ay talikdan. Kami naway makapaghandog ng may kaloob na nakatalaga sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at isipan. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Ngayong aming kagalakan na sina San Carlos Waga at mga kasama ay parangalan. Sila'y kabanalig ng may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay. Sabagat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng mga naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagan likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa mamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati iyo niyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay ng iyong anak. Kahit niyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kami tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, mga relyoso, diakono at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabiyaring Maria, ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak sa pusong si Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nagagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Hesukristo, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaroon ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, dalhin ang manalangin para sa kapayapaan. Kapayapaan sa buong mundo. Kapayapaan sa ating bayan. Kapayapaan sa ating tahanan. Kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagaluban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Alang sa tanan.
handa na makikipagtipan sa mga kanyang hinirang. Mali kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumain, uminom kayo ng hain ni Jesus Kristo. Announcement, Binyagang Bayan 2024. Sa darating po na June 22, 2024, araw po ng Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan para po sa mga batang 0 hanggang 7 taon. Handog sa kapistahan po ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari po kayong pumunta sa Records Office ng parokya na matatagpuan po sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Para po sa mga katanungan at detalye, maaari po kayo mag-message o pumunta sa Facebook page ng parokya. Ang huling pagpapatala po o pagpapalista ay sa June 18, 2024, araw po ng Biyernes. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating po na June 6, 2024, araw po ng Huwebes, sa ganap na 6 ng gabi, makiisa po tayo. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po lamang ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang banal na pakikinabang sa pagunita ng mga martir na hindi naigupo ng kamatayan, kami nagsusumamo na magdulot sa kanila ng paninindigang magtiis ay mabigyan din naman sa amin. Sa pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kanilang kahilingan. Ang kahilingan ng angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan mo din po ang mga daladalang nilang imahen
dasalan, sampu ng kanilang mga panalangin. At sa pamamagitan ng pagbibindisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noong sila ay binyagan na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Pwesto Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhatin ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal kanamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati kanamin.